apong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sinumang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat po tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Duktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulukha
Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisa katuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga sacerdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinilong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami nakarinig sa kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan, at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong sacerdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong sacerdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat nyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa numpong ito, at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ang buong Israel nang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubosang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siya naging batong panlulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoon Diyos sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayang sabit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoon Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamala sa iyong Panginoon Diyos kung iyong mga masdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga, ang araw na ito ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay ligtas, tubusin mo poon, kami ay ligtas. At pagtanggumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, ang pagpapala kanyang tatanggapin, ang poon ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea at mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niya mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ang munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Sila'y hindi ganoong kalayuan sa pampang, mga 90 meters lamang. Pag-aho nila sa pampang ay makikita sila roon
na mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampas sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Hali kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isamaan sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, ngayon din ang isda. Ito ang 3 pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa araw po ding ito, kasama ulit natin ho si Pedro. Sa unang pagbasa, pinatawag ho si Pedro ng mga iskriba at Sanhedrin. At pinagsabihan siya, bakit ka umiikot ng umiikot sa bayan at ipinapahayag mo na itong Jesus na ito ay muling nabuhay? Yan ho ang sabi ho sa kanya. At pinagbabawalan siya na ipahayag kung sino si Jesus. Pero sabi ni Pedro, malinaw sa kanya na kailangan niya maging tapat at totoo sa kanyang misyon. Sa pagiging saksi na ang Diyos ay muling nabuhay. Kaya ho, magandang paanyaya ho ito sa atin. Bilang mga deboto na mahal na po ang Jesus Nazareno, hindi lang tayo namamanata sa Kanya. Hindi lang tayo nag-aalay ng sakripisyo. Hindi lamang tayo nagpupunta rito tuwing Biyernes para manalangin. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, sana ho at magandang hamon ho sa atin na ang ating pagdidebosyon ay may kalakip na pagiging saksi ng kabutihan ng Poong Hesus Nazareno. Nagiging witness ho tayo. At paano ho tayo nagiging witness ng Panginoong muling nabuhay? Sa ating pamumuhay. Kaya ho sana, at magandang imbitasyon ho ito sa atin, bilang mga deboto, na hindi lang po sana tayo deboto tuwing Biyernes. Tapos Sabado hanggang Huwebes, number 1 Marites ka sa barangay nyo. Umuwi kang araw-araw na lasing. Naninira ka ng kapwa mo. Nandadaya ka. Parang hindi ata nagtutugma ang deboto sa pamumuhay. At ito po ang niyakap na misyon ni Pedro. Sa kanyang debosyon kay Jesus na kanyang buong pusong sinundan. Bagamat may mga pagkakamaling nagawa si Pedro, may mga sablay si Pedro. Ba kung maalala ninyo, sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi kita ipagtatatwa. Pero sinabi sa kanya ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, pag narinig mo tumilaok ang manok, may 3 mo na akong naitatwa. May mga sablay, may mga pagkakamali. Pero si Pedro ay nanumbalik kay Jesus. At ito din po ay lakbay din ho natin, bawat deboto na nais sumunod kay Jesus. Bagamat may mga pagkakamali, bagamat may mga nagawa tayong pagkukulang, paanyaya lagi sa atin
na bumalik sa Kanya. At sa ating pagbabalik loob sa Kanya, tayo ho ay magpatotoo sa Kanyang kabutihan. At ganun din ho, ipahayag at ibahagi ang kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya ho sana tayo mga deboto ay hindi lamang po deboto dahil sa pangalan. Hindi deboto dahil sa caption o picture. Pero when the cameras are gone, it is you and God already. Ang mahalaga kay Jesus ang laman ng puso ng bawat isa. Ang mahalaga sa mahal na pong Jesus Nazareno ay ang puso nating hinahanap at sinusumpungan siya. Ang puso natin na handang tumalikod sa kasalanan at sumunod sa Kanya ng buong buo. At higit sa lahat, ang ating labi ay gagamitin hindi para manira ng kapwa, hindi para magkalat ng maling balita sa kapwa o manchismis. Gamitin ang labi sa pagpapatotoo at pagpapahayag na ang Diyos, ang Poong Jesus Nazareno, ay muling nabuhay. Naanyayaan ho tayo, kasama ho ni Pedro, na lumago tayo sa ating buhay pananampalataya. Hindi lang tayo tagasunod, kung hindi tayo din ay tagapamalita at tagabahagi nito sa iba. From following to witnessing. At ito po ang hamon ho sa atin at paanyaya din ng isang apostol ng Poong Jesus Nazareno, si Pedro, na lumapit kay Jesus maging witness o saksi niya sa mundo ngayon. Hindi lamang deboto sa pangalan, kundi deboto sa pagmamalasakit at pagpapahayag ng kabutihan ng Poong Jesus Nazareno na muling nabuhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng Kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Ang ating itugon, Panginoong muling nabuhay, panibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpapanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa Kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo.
Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Tinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming ginahalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming mga kinahihilangang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamistat bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Masaya
sa tinapay na pangista. Bago't wagas, Alleluia. Ang taga-Israel, bayang sabihit kanila yayat pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y kong mga mutupa at salo tayong masaya sa tinapay na pamistad bago't wagas. Jesus Nazareno, Alleluia, makalangit na sugo, Alleluia, ay naglingkod na tunay, Alleluia, hanggang sa siya'y mamatay, Alleluia. Announcement. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father John Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyukoy inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos sa at kumupkop sa inyo
pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawa magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Jesus Nazareno.